pag ginatasan mo na yung kinabukasan, meron ka pang maaani talaga. May gatas uli. May gatas uli. Basta pakainin mo lang. Alagaan mo lang mabuti. Sure na kinabukasan, may aanihin kang gatas. Ang natapos ko lang po ay grade 2. Nakakita ko, sir, naramdaman ko na talagang may kita sa pag-aalaga nung kalabaw. Okay. Dahil sa napag-aral ko na naman yung mga anak namin. Nakapagpundar din naman ng mga konting gamit. So imagine na, guys, no? Nagsimula sa isa, pero ngayon 24 na yung kalabaw na inaalagaan ni Sir Samuel po dito sa kanilang dairy farm. Dahil doon na nag-umpisa sa isa hanggang sa duwami sila, diretso na namin na mag-alaga dahil siguradong may kita. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up, mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo sa Barangay San Agustin sa San Jose City, Nueva Ecija, kung saan ating bibisitahin ang isang dairy farm. At the same time, alamin din po natin ang tamang proseso ng paggagatas ng kalabaw. At the same time, kikilalanin din po natin ang matagumpay na may-ari dito. Let's go! Wow, ang daming kalabaw! Look! Ayun! Hello po! Kamusta po? Okay, mabuti lang po. Okay, sir, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Kaya sir, makamusta rin. Okay lang, medyo napalayo lang ng konti. Sir, bago natin simulan yung ating pag-uusap, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video, sa ating mga viewers. Ako nga po pala si Samuel Pulido Mercader, na isang dairy farmer. Okay, proud dairy farmer. Proud. Sir, ilang years na po kayong dairy farmer? Nasa 20 years na po. Wow, 20 years ha? So, parang ito na po ba yung dati niyong trabaho or may other na pinagkakabalan po kayo before? Dati po katulong ako sa bukid nung wala pa itong mga kalabaw. So, may isang member na nag-alok sa akin na mag-alaga ako ng kalabaw. So doon po nag-umpisa na nag-alaga kami sa isa, nag-umpisa sa isa, hanggang po sa dumami na sila. Sinasabi niyo po, sir, na from the one carabao na binigay po sa inyo, naparami po ninyo? Po sir, naparami namin dahil nanganganak naman sila, tapos yung iba, buhibili na rin kami. Okay. So saan galing yung unang kalabaw po ninyo? So galing po sa Philippine Carabao Center sa PCC. Ito po ba yung ano, yung parang libreng binibigay sa mga farmers po natin na gustong mag-alaga ng kalabaw? Apo, doon po sa mga kooperative na alam nila na kayang mag-alaga ng mga kalabaw yung mga member, doon po nila pinagkakaloob. So, pinapahiram nila yung mga inahin. So, nasa sa'yo naman kung yung anak niya ay a-applyin mo uli, panibagong kontrata naman para sa'yo na rin yung anak. Ikaw na rin magpapalaki. Wow! So, ano yan, sir? Pwede po ba sa ibang kababayan po natin na gustong pumasok din po sa kalabaw farming o sa dairy farming? Pwede rin po sila mag-avail? Pwede po silang mag-avail. Nasa mga member naman kung may kakayanan silang mag-alaga o gusto nilang mag-alaga. Basta member sila ng co-op. So, dapat co-op or pwedeng individual lang? So, sa individual po siguro ay maaaring bumili lang sila. Kasi ang tinitingnan talaga ni PCC ay yung co-op. Yes, so soon siguro, no? Hopefully siguro mabisita na natin ang PCC sa mga susunod na panahon. Ayan, shout out kay Sir Erickson de la Cruz, no? Yes. Tama, ayan. Soon, Sir Erickson, baka naman makapasyal na tayo sa PCC para ma-share naman natin yung good news para sa ating mga kababayan. Sir, nakikita natin Mercader's Dairy Farm. So Erlinda and Samuel Mercader po ang may-ari po dito. Sir, ilang years na po itong Mercader's farm na ito? So, nasa 20 years na po. Katulad po nung pag-aalaga nyo ng kalabaw. Dahil doon na nag-umpisa sa isa hanggang sa duwami sila, diretso na namin na mag-alaga dahil siguradong may kita.
siguradong may kita, no? Gusto natin yan, ha? Kasi alam natin na yung pagpa-farm ngayon ay very challenging, no? Lalong-lalo na po sa mga nagtatanim, di ba? Yes, pero kay sir, may tanim din po ba kayo dito? May nagtatanim din po ka ng palay, mais? Dati po ay nagtatanim ako ng palay. So ngayon po ay itinigil ko na sa pagsasaka dahil itinuto ko na lang dito sa pag-alaga ng kalabaw. So yung tanim namin ngayon ay mais. Bebenta po yung bunga. Mm-mm. Yung bagaso niya ay pagkain naman ng kalabaw. Sir, bakit tinigil niyo yung pagtatanim ng palay? Eh, alam naman natin ang Nueva Ecija is rice granary ng ating bansa. So katulong po kasi ako doon sa ano sir, sa bukid, hindi ko naman sarili yung sinasaka ko na ano na palayan, kundi namumursintuhan lang. Nakikisaka. Kaya mas eto sir, sarili niyo na to. Ay sure sir. Dito na ay kaya pinokus ko na nga dito sa pag-alaga ng kalabaw. Sir, ito pong Mercader's farm na nabanggit niyo 20 years. Dati po ba sir, aside sa pagsasaka, ano po yung natapos ninyo? Ano yung dati niyo pong trabaho? Dati ko pong ang natapos ko lang po ay grade 2. Ngayon, trabaho ko naman dahil hindi nga nakapag-aral ay construction. Construction, tapos eh nakikiupa sa bukid, sa araw, nakikiarawan. Nakikigapas, nakikitanim. Yun yung mga gawain ko nung araw. Hindi pa ako nag-alaga nung kalabaw, sir. Okay, so imagine na grade 2 yung natapos ni sir, no? Parang ibig sabihin talaga, no? Isa sa magiging inspirasyon natin na grade 2 yung inabot, pero nandito ngayon sa dairy farming na I think medyo lumalaki ang kitaan. Nakakita ko sir, naramdaman ko na talagang may kita sa pag-alaga ng kalabaw. Okay. Dahil sa napag-aral ko na naman yung mga anak namin, nakapagpundar din naman ng mga konting gamit. Mm-hmm. So yun po sir yung parang sinasabi ninyong achievement po ninyo, parang resulta ng hard work po ninyo sa pagpa-farm, sa pag-aalaga po ng mga kalabaw. Yun po ang naging bunga sa pagsisipag. Mm. Ano po yung sikreto ni Sir Samuel? Sipag at tiyaga lang po yun. Yan. Yun naman talaga yung regular na puhunan talaga natin. Diba? Sipag at tiyaga, sabi nga nila, may nilaga. May sabaw. May sabaw. Dito, sipag at tiyaga, may kalabaw. Ayan, so isa lamang po no, na nagpapatunay na si Sir Samuel, dahil po sa kasipagan at pagtsatsaga, ito ngayon ang inaabot niya. Gaya ng nabanggit niya po kanina, napagpatapos ng... Ilan po ba anak ninyo? Apat po yung anak na yun. Isang lalaki, tatlong babae. So ngayon po yung pangatlo ay... Nasa college pa po siya. Ah, nag-aaral pa. Okay. Pero yung iba po? Graduate na po yung dalawa. Ano pong natapos po nila? Kumsay. Kumsay din, no? At siguro sir, may anak po ba kayong nakasunod sa yapak ninyo na gustong maging farmer din? So, o tinuturuan nyo na po sila? Tinitrain ko na po sila. So ngayon nga po yung panganay kong anak na babae ay gusto na rin mag-dairy. Kaya nag-resign sa trabaho. Mag-dairy farmer na lang ako, sabi niya. Oo nga, no? So, bakit sir, no? Yung anak ninyo nag-resign, kayo sir, iniwan niyo yung pagsasaka ng bukid at pinasok itong dairy farming. Ano po yung advantage nito, sir, sa kabuhayan ninyo? So, unang-una po kasi sa pag-aalaga ng kalabaw, ay hindi naman siya ganun napakahirap. So, sa gastos naman, sa pagsasaka, magastos tayo tapos nadaanan ng bagyo. Okay. Mm-hmm. May chance na malugi talaga, ano? Lahat naman natin ng negosyo, may chance na malugi. Depende na lang talaga. Kung hindi magaling yung nagmamanage. Pero dito sa dairy farming, sir, ano yung pinaka-advantage po niya na sa tingin ninyo walang kalugi? Ang kaibahan po ng kalabaw, andyan lang po siya sa kulungan. Dadala mo siya ng pagkain. Kahit daanan man ng bagyo, pag ginatasan mo na yung kinabukasan, mayroon ka pang maaani talaga. May gatas ulit. May gatas ulit. Basta pakainin mo lang. Alagaan mo lang mabuti. Sure na kinabukasan, may aanihin kang gatas. Yun, napakaganda na. Sir, sinimulan mo sa isang kalabaw na banggit ninyo. Ngayon sir, ilan na po yung kalabaw niyo po ngayon? So, ngayon po ay nasa 24 heads na po yan. 24 heads? Pero ito lang po sila nandyan. Yung okay. Iba po nasa labas.
naka-open, pastol. Pinaka-pastol sila. Pina-exercise ko kasi ilang taon na nakakulong eh. Kaya kuminsan, kumbaga dry sila, lalabas ko naman para makalakad-lakad naman. Imagine na guys, no? At nagsimula sa isa, pero ngayon 24 na yung kalabaw na inaalagaan ni Sir Samuel po dito sa kanilang dairy farm. Sir, malaman lang natin, no, para din sa kalaman ng ating mga kabidyo, yung ganitong kalalaki, no? Ayan, tingnan natin, ulapit tayo ng konti. Sir, yung ganitong klase ng kalabaw, or una muna, no? Ano po yung klaseng kalabaw mayroon po kayo dito? Meron pong Brazilian at meron pong Bulgarian. Brazilian tsaka Bulgarian. Ang nauna po kasi dyan ay Bulgarian. Ano yung galing sa PCC? Yan pong malahit din na yan ay Bulgarian tsaka Brazilian. Brazilian. Yan po yung ideal na gatasing kalabaw na sinasabi nila? Apo, yan na po yung mga pure breed na kalabaw na inangkat pa ng galing ng ibang bansa. Tapos dito na, no, nandito na sa Pilipinas. May native din po ba kayo dito? Na crossbreed na po yung native. Gumanda na, napalaki. Medyo hindi mo na siya makikitang native. Okay. So parang identification kasi pag native, medyo light yung kulay, no? Iba ang kulay niya. Iba yung kulay, tsaka yung sungay ata, mas mahaba, pa-straight. Pa-straight yung sungay niya. Pero kumpara dito, nasan po yung Brazilian dyan na ano? Ito pong nakaharap. Yan. Okay. Tapos yung Bulgarian? Yung Bulgarian naman po, yung katabi niya. Nasa gawing likod. So parang magkakamukha din pala, no? So halos hindi mo rin ma-identify. Sa sungay, pares kasi yung lukot eh. Oo. Kung hindi mo talaga kabisado, kung hindi ka talaga farmer or nagkakalabaw, sabi nga natin, mahirapan mong ma-identify. Sir, ilang years na po yung mga itong mga kalabaw na ito? I mean, ilang taon na po sila? Yung bulugan po na malaki na yan ay 8 years old doon po yan. 8 years old. Pero yung mga nauna, di ba nabanggit po ninyo kanina, 20 years na kayong nag-aalaga ng kalabaw. Ngayon, 8 years. Yan yung pinakamatanda. Yung pinakamatanda po dito, ayan. 13 years na siya. So 13 years na rin napapakinabangan. Araw-araw po yung paggagatas niya. Araw-araw po yan, basta't nanganak siya, gagatasan mo siya sa loob ng 10 months, araw-araw. Ngayon, bago naman siya i-dry off, buntis na naman siya. Mabilis lang. So, pagitan lang ng 2 months uli, manganak na naman siya. Oh, sa alaga mong ito, sir, no, ilan po yung mga babae po dyan? Isa lang po yung kan dyan. Isa lang ang lalaki dyan sa nandyan, nakikita na sa loob na yan, isa lang ang lalaki. Siya nag-ano dyan sa lahat? Siya yung boyfriend nila dyan. Isang asawang lalaki na ang daming babae. Sawa siya dyan. Ayan, so every now and then, 10 months, nagagatasan mo. Then after a while, mabubuntis na naman. Then pwede na naman siyang gatasan. Pahinga lang siya ng 2 months. Wala pang 2 months nga yung iba, manganganak na naman. Yung ganitong klaseng mga kalabaw, sir, magkano ang value niyan isa? Kung let's say ibinenta natin sa market. O mas mahal po ba yung ano, ha, yung lalaki tsaka babae, ano ba mas mahal sa kanila? Sa ano po, panahon ngayon ay lalo yung gatas ay nakikilala na in demand. Mahal po yung